Kwatang's channel. So for today's video, ay gagawa tayo ng creamy ube makapuno dessert. So excited na ba kayo guys? Let's go! Ito yung mga sangka, mga ingredients natin. So una ay meron tayo ditong whipped cream. Pero dyan sa Pilipinas, gamitan nyo lang ng all-purpose cream. May all-purpose cream yung naka-box. And then of course, the ube. Yan, naka-boiled na yan. Niluluto ko kanina. And then, the graham crackers dito. At saka, yung makapuno. And then, condensed milk. Actually, guys, ang dessert na to, napanaginipan ko. I'm dreaming of this dessert 3 days ago. Oh my God. At nakita ko talaga ito. Tapos, detalye talaga yung nakita ko sa dream ko. Oh, kaya gusto kong i-share ito sa inyo. And then, kung maalala ninyo, balikan nyo yung video na yung pinakamurang dessert na ginamit natin yung kamote. Kasi ito din yung i-apply natin dito nga. Pero instead of kamote, ube ang gagamitin natin. So ito na. Una, di ba yung sa una sa pinakamurang dessert, ismash natin yung ube. Lalagyan natin ng condensed milk. Yun, imimix natin. Tapos very fine smash. And then ito. Kagaya nito, but instead yung sa pinakamurang dish, kamute, ube yung gagamitin natin. O, tapos na tayo dito sa mashed na ube. So, yung whipped cream, lalagyan na lang natin ng condensed milk. Ang sikreto sa sa whipped cream, kailangan talagang i-beat. Gagamitan natin ng, of course, ng electric mixer. Then, lalagyan natin ng condensed milk. Siguro mga half of the, sa condensed milk. Pero, kung gusto nyo talagang matamis, so it's up to you na lang guys. Tikman nyo na lang kung gaano na siya katamis. As much as possible, yung whipped cream or all-purpose cream, kailangan i-beat ninyo para madouble ang whipped cream. Dagdagan na lang natin ng konting para medyo talaga siya. Or 3/4 ng condensed milk. 3/4 can ng condensed milk. Okay guys, by the way guys, ang ginamit ko na whipped cream ay cold whip. At saka isang container, ganito. It says here na 1 liter of ang isa-isang container. So, ito lang yung ginamit ko. And then, nilalagay first thing, i-base natin yung graham crackers. So, yan. So, depende sa inyo kung ano yung desired na molder, malaki. Pag big party, so, kailangan niyo talaga na to prepare. Kailangan niyo talaga to use a bigger molder if you have a big party. So, pero ito for our purposes lang na ipapakita ko sa inyo paano. So, ito lang, ginamit ko itong And then, yung cream. Okay. So, ayan. Nalagyan na. Tapos, ito na yung ginawa natin na mixture sa ube. Ayan. Something like innovation, guys. Tapos, kasi the night before nung napaniginipan ko itong dessert na to, nag-iisip kasi ako. So something, I'm praying to the Lord na, Lord, give me wisdom na kailangan may maisip ako for you guys na gagawin natin na something very unique, something naman na very affordable. At saka, of course, yung quick and easy. And especially sa mga future wife dyan, sa mga young couple na ikakasal. So at least, meron na kayong dessert na ihanda para sa inyong mga mahal sa buhay. Okay? And then next is yung makapuno. Yeah, lang. Ilagay nyo lang, spread out lang dyan sa... Alam nyo guys, maganda talaga ang combination sa ube at makapuno. Yan, spread out lang siya. Ayan. So, yan.
And then next, lalagyan natin ng powdered gray ham. And then, uli, lalagyan natin ng whipped cream. So, kailangan, pag may party kayo, a day before, gagawin niya ninyo ito para hindi kayo, para masarap naman siya kasi after this, ilalagay pa natin sa freezer. Mas maganda kung overnight, pero kung wala ng time, siguro mga 4 to 5 hours, pwede na yan. So, it's up to you na kung anong gagawin ninyo for. For me, mas maganda ang toppings na, di ba? At least, o, tingnan ninyo, ubi pa rin yung toppings natin. Para maganda talagang tingnan. So, and then, lalagyan pa rin natin ng makapuno. Yan. Ang dami talagang nag-aabang ng sa video na to. Kasi, I know maraming may gusto sa ube and makapuno. O, sinyan nyo guys. Diba, ang ganda ng presentation, hindi alam na kung ano, tutusin, ube lang to at saka makapuno. Pero, ito din yung pinakapaborito sa mga anak ko. O, ayan. Maganda na, diba? So, and then, kung gusto nyo pa talagang pangdagdag ng maging ano talaga siya, presentable, lalagay nyo ng mga konti pang art-art kung pang negosyo na ha. Pwede din siya for family para at least pag dessert time na, wow, talagang hindi makapag-say no kung sino man yung bisita. Yan, di ba? Kung pang negosyo to, talagang ang daming mag-order sa inyo, I'm sure. So, yan lang. So, depende sa inyo. Kung ayaw ninyo na maglalagay pa ng dito on top, okay na yung i-grate ninyo yung ube on top and then with the makapuno. So, it depende na sa inyo kung ano yung the way of presentation ninyo sa dessert ninyo. Tanen! Finish na! Tapos na! Okay! And then after this, sabi ko sa inyo, ilalagay ito sa freezer for about 4 to 5 hours. Pero maganda pag, mas okay pag overnight para talagang frozen. So, ayan. Look at. Ang ganda, no? Diba? Guys, meron akong ginawa kanina na ube, creamy ube makapuno dessert. So, ito actually, inano ko dito kanina sa Facebook. So, ang daming nag-aabang sa video na to. So, ito yung, pero unfortunately guys, pasensya na ha, kasi naunahan kayo sa anak ko. Tinikmanan niya kanina pa lang. Kaya, hindi na talaga, wala na talagang parang, ano na, o, tingnan nyo. Titikman na natin ang creamy ube makapuno dessert. Oh, alin na kayo guys. Time for, ano na, tasting. Ano na, libre itong tasting. So, ayan. Wow. Talagang paborito ko talaga ang ube. At saka makapuno. Talagang good combination talaga guys. Oh, by the way guys, I would like to say hello sa mga relatives ko dyan sa Dumaguete City, especially nila Bing, nila Verna, nila Nanang Alma. Oh, thank you so much Bing. Nagluto jud ka sa banana bread. Oh, so perfect. Imong comment no, perfectly done. Okay. So, more videos to come Bing. I know excited ka. And then also, I would like to say hello sa mga kapamilya ko na mga igurot, na love ko talaga ang mga igurot. And especially yung mga taga Binget, La Trinidad dyan. Hi, hello kayo, kumusta? Ingat kayo palagi ha. And then also sa mga friends ko dito na mga igurot, especially sa Banday family, Salvador family, Mayos family, Heidi and Clay, at sa lahat-lahat pa na na-connect ko at saka naging friends. Hindi lang sila naging friends namin ng asawa ko at family ko. Sila ang naging extended family.
family na talaga ang turing ko sa kanila. And also, sa mga relatives ko dyan, sa Bajan Cebu, hi, Jocelyn, at saka nila ni Neil, thank you for following, thank you for your support, mga families ko dyan, mga relatives. And of course, too, I would like to shout out to Extel 29 kasi sabi niya sa kapapanood daw niya ng video na sa Mama Kwatang's channel, ano nang ano daw, napanaginipan daw niya ako. Oh my God, thank you so much. Even in your dream, Extel, you're dreaming the Mama Kwatang's channel. So that is a good sign na talagang you will always remember me, guys, right? Hindi niyo ako makakalimutan. Kasi even to the dreams, starring ang Mama Kwatang's channel. I also would like to extend my warm hugs and kisses to Batch 81, mga classmates ko dyan, mga friends and family sa Dipolog City, Batch 81 of Zamboanga del Norte National High School. Oh my God, salamat sa suporta ninyo, salamat sa inyong pag-support sa akong channel. And then thank you so much, especially to Mitoy. And thank you so much, Lord. Oh, this is just my way of sharing and showing to all our family and friends the God-given skills and talents. Okay, so kung may natutunan kan, if you like this video, don't forget to watch, like, comment below, and subscribe the Mama Kwatang's channel. Bye for now. God bless you all. God is good. Bye.